kami salamat kay Direktora Mapoy sa ating mga kawani sa Market Administration Office, sa mga kasama nating empleyado, mga kusihal na nandito, at ang ating minamahal na pinakamagandang Vice Mayor na nag-iisa, Vice Mayor Hany Lahuna, mga barangay chairman, kagawad, at yung ating mga bisitang babanggitin ko mamaya. Ngunit ipinagpapauna ko na sa ating mga kawani ng Market Administration's Office. Una, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat simula noong July 1, inatas para po sa kaalaman ng mga empleyado, no? At ng ating mga kababayan, simula noong July 1, inatasan ko po ang ating mga market sa buong Maynila, pamilyang bayan, na linisin ang market, libagan, sabunan, i-deodorize, alisin lahat ang mga lansa o mga hindi ka-nice-nice na amoy. Hindi kalapisan sa ating mga kapwa-kawani, palakpakan po natin ang Market Administration sapagkat yan po ay araw-araw na nagaganap halos sa buong Maynila sa pampublikong o pamilihang bayan ng ating minamahal na lungsod. Kayo naman, huwag kayong mag-alala. Umasa kayo na ako hanggat ang inyong punong lungsod ay naririto, umasa kayong walang mapaprivatize sa pamilihang bayan sa panahon. Tapos na ang panahon na kung saan pati palengke pinagkakataan ng mga liderato ng lungsod sa pagsasapribado ng mga palengke. Hindi ko po gagawin niya at walang magaganap na ganun. Kung meron man na isa privado, ay lagi naman natin babantayan ang interes ng mga mamimili at mga nagtitinda sa palengke. Katulad ng napabalitang pang-api na ginawa natin bilang pamalang sa mga vendor ng Taco Martin. Nakalulungkot isipin yon, Taco Martin, isa sa biktima ng pagsasapribado. Nasa kalsada na nga nagtitinda dahil ginagawa pa yung building na privado. Imbis na sila ay mabigyan ng proteksyon ng pamalang lungsod na kanilang kinabibilangan, ay isa o ilan sa ating kawani ng pamalang lungsod ang nang-api pa sa kanila. Inodas yung kanilang 600,000 na bayad sa pamalang lungsod. Alulungkot isipin. Tayo dapat ang taga pagtanggol ng mga maliliit na maninindas sa ating palengke. Ngunit talaga yata nga meron pa rin iilan na siguro nasanay sila nung araw na naginajambol ang pera na binabayad ng mga business taxpayer. Bago na kayo, tigilan nyo yan. Huwag na huwag nyo gagawin nyo. Nagkakandakuba na nga tayo para maging masino. At pag naging masino pang pamalang lungsod, kapakinabangan ng pangkalahatan yun. Kapakinabangan ng lahat ng empleyado at higit sa lahat kapakinabangan ng taong bayan. Kaya po siguro hindi naman kaila sa inyo. Kaya talaga po papapanagutin natin ang mga tao na yun. Kayo po, maraming salamat sa inyo sa Market Administration. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero doon kami yung Viber Group. At natutuwa nga po ko minsan na
sa komentaryo ng taong bayan, kapag ka nakikita naglilinis yung ating mga empleyado sa market, na sa buong buhay, meron isang matanda, sa buong buhay daw niya namamalengke. Ngayon lang daw niya nakita ang palengke, nililinis. Kaya sana ituloy-tuloy niyo lang. Huwag kayong titigil. At paalala na rin sa ating mga barangay official, sa ating mga kababayan, may bagong direktiba ang ating Department of Interior and Local Government Secretaryanyo na patuloy na magkaroon ng clearing operation. Ito naman ang pwede niyong itangos ng ilong. Simula noong July 1, magpas hanggang ngayon, bagay nandito naman yung mga testigo, mga taga-DPS, mga taga-city engineering. Yan, they know better than anybody else. We did not stop. Every day, every single day, hindi tayo huminto. Ngayon, mas pinagtitibay lalo ng ating ahensya ng lokal na pamahalaan ang paglilinis at pagiging consistent ng ating lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Kaya po, keep it up, mga Estero Rangers, mga maninisig, maninisig ng basura. Dalawang mahirap, pasardos yung trabaho niya. Kaya nga, kung kayo napapabilang sa opisina, bagay na nga, ipagpasalamat ninyo sapagkat may mga kawani tayo, bilad sa araw. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nasa kalsada. Pinipilit na maging malinis at maliwalas ang ating lusod. Ito pa si General Sukat. Pogi ka pala sa personal. Halika nga rito, halika to, Hits. Ito, mga kasama natin. Ito, asan yung panukat mo? Nakalimutan mag-ahit, ha? Ito, alos araw-araw, hindi natigil. Ito yung dinuro-duro ng isang chairman. Naman duduro lang naman. Papaduro ron. Anybody, mind you, anybody who will interfere, in implementing laws can be charged. Always remember that in mind. Walang opisyal. Basta sila nangialam sa kasagsagan ng pagpapatupad ng batas. Arrestuhin nyo. Gwardya, nakialam sa kalsada, arrestuhin nyo. Ang gwardya, nagbabantay ng establishmentong kanyang sa kanyang inatas, hindi sa kalsada at makikialam. Ako may duda ako sa gwardya na yun, malamang yung patong din. Anong concern niya sa kalsada? Kayo mag-isip, mga kababayan. Huwag tayo maging malisyoso. Para makialam ang gwardya sa obstruction, clearing operation, malamang kapartner yun ni Eddie at ni Patty. Hindi ako malisyoso. In the first place, hindi niya yung kailangan gawin. O ngayon, Junior, inaatasan ko kayo, kasuhan nyo yung gwardyang nakialam sa clearing operation ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At ituloy nyo lang ang trabaho ninyo nang hindi kayo nakapangapi, nang walang pangabuso, at kailangan kayo'y laging makatwiran at mababang loob. Ayun lang ang pambiling ko lagi sa inyo. Pwede tayo magpatupad ng maayos. Sige, magka-bonus ka pa. Nahanapan ko ng promotion. Wala nang promotion, sagad na daw.
pwede tayo, tingnan ninyo ha. Pwede tayo. Maigpit. Pero makatwiran. Tumutupad, pero mababang loob. At malawa ang ating kaisipan at damdamin para magpaliwanag. Ganun. Kaya po, huwag tayo nabibigla-bigla. Tingin ko, napapanahon na kung saan isatama natin yung pananaw na maling nakagisnan ng mga ilang individual. Mahaba ang laban. Mahaba. And it's not easy. Maraming bato, maraming tibo, maraming lubak na tayong susungin. But what matters most at the end of the day, we continue to do our obligation. And we should continue. Because walang ibang kikilos dyan, kundi tayo rin. Tayo rin. Sa atin, tayo lahat na nandito, sa atin, umaasa ang tao. Walang ibang aasahan ng tao, bukod sa kanyang mga mahal sa buhay, kaanak, ang susunod niyang aasahan ay pamahalaan. Pero ito, ang tipo ng pamahalaan na hindi nasa likod niya, hindi nasa harapan niya. Ito, ang tipo ng pamahalaan nasa tabi niya, kaagapay niya sa landas na kanyang tatahakin. Lagi niyang katabi ang pamahalaang lungsod ng Maynila.